Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito at mapagpalang araw rin sa ating butihing narrator. Ako po si Joseph Tubong Sambuanga at kasalukuyang naninirahan dito sa Kalumpit, Bulacan. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyong channel at hango ito sa tunay kong karanasan. Matagal na panahon na itong nakalipas, kaya't hindi ko na lamang babanggitin pa ang lugar kung saan nangyari ito sa Sambuanga. Nasa edad 15 anyos pa lamang ako nang maranasan ko ang pangyayaring ito. Bata pa lamang ako kalakbay. Ay bantog ng aswang ang mag-asawang kapitbahay namin na si Mang Carpo at Aling Lorna. Tatlong bahay mula sa amin ang pagitan ng bahay ng mag-asawang matanda kalakbay. Wala silang anak at sa pagkakaalam ko ay niminsay wala pang kaanak ang dumalo sa kanila. Kumbaga kalakbay, tahimik na namumuhay lamang ang mag-asawa. Pero ang tatay ko naman ay hindi naniniwalang aswang ang mag-asawa. Dahil sa simula noong lumipat sa baryo namin ang mag-asawa, ay hindi pa raw nakikita ni tatay ang mga itong magpalit ng anyo at kumain ng tao o kaya ay karning hilaw. Kaya hindi totoo ang mga sinasabi ng ibang kababaryo naming aswang ang mag-asawa. Ang nanay ko namang kalakbay ay matindi ang paniniwalang aswang ang mag-asawa. Kapag nag-iigib nga kami ng tubig sa unahang bahay ng mag-asawa, ay pinapamadali kami kaagad ni nanay. Minsan naman ay naririnig kong sinasaway ni tatay si nanay na huwag magsalita ng ganoon dahil sa kawawa naman ang mag-asawang matanda. Masyado na rin silang naging laman ng chismisan palagi, lalo na kapag may mga naririnig na hunin ng wakwak sa kanilang baryo. Sinabi naman ni nanay na totoo naman talagang aswang ang mag-asawa. Bakit ba kasi ayaw na lang maniwala pa ni tatay? Ikaw, Belen. Tigil-tigilan mo nga iyang pakikipag-chismisan mo dyan sa labas. Patituloy iyang bunganga mo ay nahawaan na ng mga chismosa. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi na wala namang katuturan. Hindi ka na talaga nag-iisip. Hindi mo ba alam na yung mga pinagsasasabi mo ay nakakasakit ng damdamin doon sa mag-asawang matanda? Minsang saway ng aking ama sa aking ina. Simula nga nang mapagsabihan ni tatay si nanay kalakbay, ay hindi na nagkukwento pa si nanay sa aking ama tungkol sa matanda. Dahil kahit na magkwento man raw siya ay wala ring silbi, dahil hindi naman siya papaniwalaan ni tatay. Hanggang isang araw nun mga kalakbay. Noong mangunguha ng gulay sa kakahuyan ang kapatid kong si Ate Milagros at Ate Tinay, ay sinabi ko sa kanilang sasabay na ako. Mangangahoy na rin ako habang naghahanap sila ng ligaw na gulay para may ulam at may panggatong kami sa kinabukasan. Tumango naman ang dalawa kong kapatid at sinabing kinahapunan na lang na kami aalis mga pasado alas tres dahil mainit na sa kakahuyan at baka may asa daanan. Isya sige Ate Mila, iidlip lang ako sandali. Gisingin niyo na lang ako kapag aalis na tayo. Wika ako sa kapatid ko. Tumango naman siya bago nagtungo sa kusina. Bali kalakbay ang edad po ni Ate Mila ng mga panahong iyon ay nasa 18 na at si Ate Tinay naman ay 17. Mahirap lamang ang pamumuhay naming kalakbay. Kaya sanay na sanay ang mga kapatid kong babae maghanap ng mga ligaw na gulay sa kakahoyan. Sa paglipas naman ng ilang oras at sumapit na ang dapit hapon, ay ginising na ako ni Ate Mila. Aalis na raw kami dahil hindi na mainit pumunta sa kakahuyan. Nagmuni-muni ako sandali pagkatapos ay kinuha ko na ang itak at isinukbit sa aking bewang. Tapos ay inaya ko na ang dalawa kong kapatid na umalis na kami. Makaraan ng ilang minuto ay kapwa naglalakad na kami papasok sa may kakahuyan. Panakanakang may nakukuhang ligaw na gulay ang mga kapatid ko. Samantalang ako naman ay may mga pay sa isang nakikitang mga panggatong. Pinupulot ko iyon at inilalagay sa gilid. Dadaanan ko na lamang iyon pag uwi namin mamaya. Noong nasa loob na kami ng kagubatan, ay sinabihan ko ang dalawang kapatid ko na pupunta lamang ako sa unahang bahagi. Tapos ay magkikita-kita na lamang kami sa gitna ng kakahuyan para sabay-sabay na kaming umuwi. Ate, hintayin niyo po ako ha. Sabay-sabay na po tayong umuwi. Muli kong wika sa mga kapatid ko. Tumango naman sila at iyon na nga mga kalakbay. Naghiwalay na kaming tatlo ng landas.
kaagad na akong pumunta sa unahang bahagi dahil sa batid kong mas marami akong makukuhang panggatong doon. Samantalang ang mga kapatid ko naman ay nagtungo sa gilid ng sapa para doon maghanap ng mga gulay. Ilang sandali pa ang nakalipas ay naging abala na ako sa ginagawang pagpuputol ng mga panggatong. Hanggang sa hindi ko na namalayang pang mahigit alas 5 na pala ng hapon. At kapag ganoon sa liblib na lugar Kalakbay, ay medyo may kadilima na. Natatakpan kasi ng mayayabong na dahon ng mga naglalakihang puno ang paligid. Kaya naman kagad ko nang tinalian ang mga panggatong na nakuha ko at nagmamadali na nga ako naglakad papunta sa may daanan kung saan usapan namin ng mga kapatid ko na magkikita-kita kami. Habang naglalakad ako Kalakbay, ay nakarinig ako ng malakas na huni ng wakwak. Nakaramdam ako ng kilabot nang marinig ko ang huni ng wakwak. Kaya nagmadali na akong maglakad at halos takbuhin ko na ang daanan, makarating lamang sa parte kung saan naroroon ang mga kapatid ko. Habang nagmamadali na nga akong maglakad, ay napamura na lamang ako sa aking isipan at napasambit ng takti talagang aswang to. Ang aga-aga lumalabas na kaagad ng lungga. Makalipas ang ilang sandali mula sa nilalakaran ko, ay natanong ko na ang mga kapatid kong nakaupo sa nakatumbang patay na puno habang hinihintay ako. Nabaling ang atensyon ko nang may natanong akong matandang babae nagmamadaling maglakad papunta sa ilog. Sandali naman akong napahinto sa paglalakad at tinitigan ng matanda. Pero ganun na lamang ang pagtataka ko dahil sa klarong-klaro kong nakitang si Aling Lorna iyon. Ano kaya ang ginagawa ni Aling Lorna sa liblib na kakahuyan? Kunot noong tanong ko sa aking isipan. Hanggang sa bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita kong mabilis na lumingon sa akin ang matandang si Aling Lorna. Kaya sobrang kilabot ang naramdaman ko noon Kalakbay. Gawa ng pakiramdam ko ay tumatagos ang paningin ng matanda at klaro niya ako nakikita kahit nasa medyo kalayuan ako at natatakpan ng mga nagtataasang kakahuyan. Matalas ang mga mata nitong nakatingin sa gawi ko bago muling nagmadali ng maglakad. Inihakbang ko na ang mga paa ko papunta sa kinaroroonan ng mga kapatid ko. Nang makalapit na ako sa mga ito, ay dali-dali ko nang sinabihan ang mga kapatid kong magmadali ng umuwi. Tinanong pa ako ng mga ito kung bakit ang tagal-tagal ko at bakit nagmamadali raw ako. Sinabi ko naman sa kanilang madilim na bilisan na lamang namin ang maglakad at sa bahay ko nasasabihin kung ano ang nakita ko. Hindi naman na nagtanong pa ang mga kapatid ko at agaran na nga binitbit ang mga gulay na nakuha nila. Mauna na po kayong maglakad dati. Pakibilisan na lang po. Utos ko pa sa kanilang dalawa. Kakamot-kamot naman sa ulo nagtanong si Ate Tinay kung bakit parang madaling-madali ako. Kaya nakakairita na umano ako. Dahil kanina pa sila naghihintay tapos mamadaling ko sila sa paglalakad. Sa bahay ko na lang po sasabihin. Basta dalian nyo na maglakad. Wika ko sa kanila. Nagmadali na nga sila sa paglalakad. At makalipas nga lang ang ilang minuto, ay nakarating na nga kami sa bahay. Hindi ko na din nalapa ang mga naipong kong panggatong kanina sa gilid ng daanan. Naisip ko kasi mga Kalakbay, kapag nagtagal pa kami sa kakahuyan at naabutan kami ng dilim, ay baka bigla na lamang sumulpot si Aling Lorna. Marahil ay totoo nga ang sinasabi ng karamihan na aswang ang mag-asawang matandang kapitbahay namin. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay doon ko na sinabi sa mga magulang ko ang nakita ko. Nagulat naman ang mga kapatid kong si Ate Tinay at Ate Mila. Dahil bakit hindi ko raw sinabi sa kanila na nakita ko si Aling Lorna malapit sa kinauupuan nila kanina. Sinabi ko namang natatakot ako kaninang banggitin ang pangalan ng matanda. Dahil sa pagkakaalam ko, ay malakas ang pandinig ng aswang. At kahit napakahina lamang ng sinasabi mo, ay maririnig iyon ng aswang. Bigla namang sumabat ang aking ina at nagwikang. Yun na nga raw ang sinasabi niya. Totoo talagang aswang ang mag-asawa. Kailan pa ba raw maniniwala ang aking amang aswang ang dalawang matandang kapitbahay namin? Nakita ko namang umiling-iling na lamang si tatay at nagsabing, "Bakit Joseph? Nakita mo bang nagpalit ng anyo si Aling Lorna? Hindi naman, di ba?
kaya huwag niyong paratangan ang matanda kung wala naman kayong ebidensya. Nagtaas naman ang boses ang aking ina at nagsabing kung talagang hindi aswang si Aling Lorna. Aber ano ang ginagawa niya sa kakahuyan ng ganoong oras? At bakit bigla na lamang nawala ang hunin ng wakwak noong makita ko raw si Aling Lorna? Anong malay mo at baka may importanteng ginagawa ang matandang yon? Tugon naman ang aking ama na halatang hindi naniniwala sa sinasabi ni nanay. At para hindi na magbangayan pa ang mga ito, ay gumitna na si Ate Mila at nagsabing baka nga naman talagang totoo ang sinasabi ni tatay na may importanteng ginagawa lang ang matanda sa may kakahuyan. Nainis naman si nanay at padabog nang nagpunta sa kusina habang nagsasalita at nagwikang. Huwag lang raw talagang subukan ng matandang iyon na magpakita sa kanya sa pagiging anyong aswang nito. Dahil sisiguraduhin niyang bubudbura niya talaga ito ng maraming asin hanggang sa mangisay ito pauwi sa kanilang bahay. Noong sumapit na ang gabi at nasa kasarapan na ako ng tulog, ay bigla na lamang akong nagising dahil sa mahihinang kaluskos sa dingding ng bahay. Dalawa lamang kami ng kapatid kong si Jerome sa kwartong kinahihigaan namin. Samantalang sila Ate Mila at si Ate Tinay naman ang nasa katabing kwarto. Sandali ko namang pinakaramdaman kung saan banda ang kaluskos at ingay na naririnig ko. Nakumpirma kong naroon iyon sa kwarto ng mga kapatid ko. Kaya idinikit ko ang tenga ko sa tabing kwarto para pakinggan at alamin kung gising pa ba ang mga kapatid ko. Narinig kong nagsasalita si Ate Mila at parang ginigising niya si Ate Tinay. Tatayo na sana ako para lumabas ng kwarto at puntahan ng mga kapatid ko. Nang sa bigla kong narinig ang malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Para iyong bunga ng yugkalakbay na bumagsak mula sa puno at nag-uunahang gumulong sa bubungan. Narinig ko namang napatili si Ate Mila. At nagmamadali nang lumabas sa kwarto niya. Kaagad ko namang ginising si Jerome at aagaran na kaming lumabas ng kwarto namin. Pagkarating namin sa sala, ay nakita namin sila nanay at tatay na naroroon na kasama ang dalawa kong kapatid. May bitbit na itak ang aking ama at panay ang pagsilip niya sa siwang ng bintana. Pusa lang iyon, wika ng aking ama at umalis na sa siwang ng bintana. Nagwika naman ang aking inang napaka-imposible naman kung pusa lamang iyon. Dahil sa parang mga paan ng taong tumatakbo ang kalabugang naririnig namin. Pusa nga lang iyon. Tara na, pumasok na tayo sa kwarto. Kayo pumasok na rin kayo sa kanya-kanyang silid ninyo. Utos pa sa amin ni tatay. Dahil nga sa sinabi niyang pusa lamang ang nakita niyang bumagsak mula sa bubungan, ay napanatag naman kami at napawi ang kabang nararamdaman ko kanina. Bumalik na kami sa kanya-kanyang kwarto at natulog na nga. Kinabukasan pagkagising ko ay nadatnang kong nasa labas na naman ng bahay si nanay. Nakikipagtsismisan na naman ito sa mga walang magawa sa buhay ng mga madre de pamilya. Ay nako naman, si nanay talaga kahit kailan ay napakadakilang tsismosa. Hinihintay lang nitong pumasok sa trabaho si tatay bago makikipagtsismisan. Iiling-iling kong sambit sa sarili habang nagtitimpla ng kape. Matapos kong makapagtimpla ay umupo ako sa gilid ng pintuan at pasimpleng pinakinggan ang pinag-uusapan ng mga matanda. Sa totoo lang kalakbay, ay medyo bida-bida itong aking ina. Kaya naman palagi siya ang nangunguna sa kwentuhan. At malamang sa malamang ay siya na naman ang bida sa kwentuhan. Naririnig ko pang sinasabi ng aking ina na hindi siya naniniwalang pusa lamang ang nakita ni tatay kagabi. Sumabat naman ang isa pang katsismisa ni nanay at nagsabing baka nagpanggap lamang ang aswang at nag-anyong pusa. Sinabi naman ni nanay na nakuha umano ng kumari niya ang nais niyang puntuhin. Natigil naman sila sa pag-uusap nang biglang sumabat ang isa pa at nagwikang kung totoong aswang nga ang pusang iyon, sino ang inaaswang sa amin. Wala namang may sakit sa pamilya ni nanay, kaya malamang sa malamang ay baka buntis ang aking ina. Wala namang kasing pwedeng ibang magbuntis dahil wala naman raw silang nakikitang nobyo ang dalawa kong kapatid. Napansin ko namang sandaling natigilan ng aking ina at nagsabing baka naman raw nagkataon lang o kaya ay gutom na ang aswang at hindi na nakapagpigil. Kaya't pati kapitbahay ay inaaswang na.
Nagsabi naman ang isang matandang kausap ni nanay na imposible naman. Dahil ang alam niya sa aswang, ay hindi ito mag-aatubiling pumunta sa bahay kung walang may sakit, sanggol, matanda o kaya naman ay buntis. At ang tatlo sa nabanggit niya ay wala kami noon. Sakit, sanggol at matanda. Kaya malamang ay buntis umano si nanay. Napamulagat naman ako dahil sa papaanong magbubuntis ang aking ina ay matanda na siya. Ano yun, menopausal baby? Sa isipin iyon ay kamuntikan pa akong mabilaukan, Kalakbay. Dahil hindi ko na iwasang matawa. Naagaw ko naman ang atensyon nila at dumingon nga sa akin ang aking ina at pinandilatan ako ng mga mata. Kaya ang ginawa ko para hindi mahalata at hindi ako mapagalitan ni nanay ay binilisan ko ng hinigo pang kape at nagmadali ng pumunta sa kusina para tulungan si Ate Mila magluto. Ate, narinig mo ba yung pinag-uusapan nila nanay sa labas ng bahay? Tanong ko kay Ate Mila nang nasa may kusina na ako. Umiling naman ang kapatid ko at inikot ang mga matang nagsabing, "Huwag ko na raw sabihin dahil alam niya na bida-bida na naman ang aming ina." Kaya't paniguradong kung ano-ano na naman ang ibinibig ng kwento. Alam mo bang ang sabi ng kausap ni nanay? Nabuntis raw si nanay kaya inaaswang tayo. Hindi ko na napigil ang wika kay Ate Mila. Napansin ko namang sandaling natigilan sa ginagawa si Ate Mila at pagkatapos ay umiwas ng tingin at nagsabing may nakalimutan pala umano siyang gawin sa kwarto. Tapusin ko na lang raw ang niluluto niya. Tapos ay nagmamadali na siyang naglakad papunta sa silid. Ano kayang nangyari kay ate? Sambit ko na lamang sa sarili at tinitigan ang niluluto niya. Dahil sa pumasok na nga sa loob ng kwarto ang kapatid ko, kaya ay pinagpatuloy ko na lamang ang pagluluto. Maya-maya ay nakita kong pumasok na sa loob ng bahay ang aking ina. Nakabusangot ito at tinanong ako kung nasaan ang mga kapatid kong babae. Sinabi ko namang nasa kwarto ang mga ito at may ginagawa. Tumangot ang ulang naman si nanay at nakabusangot nang pumunta sa silid ng dalawa kong kapatid na babae. Lumipas ang maghapong iyon ay hindi lumabas ng silid ang aking ina. Para itong may dinaramdam na ayaw sabihin sa amin. Hindi siya nagtanghalian at nakasara lamang ang pintuan ng kwarto. Kaya naman hindi ko na siya inistorbo pa na ayaing mananghalian kanina. Pinahapunan naman pagdating ni tatay ay hindi pa rin kumikibo ang aking ina. Tinanong siya ni tatay kung may problema ba, bakit parang bigla yatang natahimik ang buong bahay. Hindi raw siya sanay natahimik si nanay. Hindi naman umiimik si nanay at tumingin lamang na makahulugan sa dalawa kong kapatid na babae. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang gabi, matapos namin kumain ay nagpahinga na kami. Noong sumapit na ang hating gabi, Kalakbay, ay bigla na lamang akong naalimpungatan dahil sa narinig kong nagkagulo sa labas ng kwarto. Narinig kong umiiyak ang kapatid kong si Ate Mila, samantalang ang aking ama naman ay nagsisisigaw. Kaagad na nga akong napabalikwas ng bangon at lumabas ng silid. Saktong pagkalabas ko ay nakarinig ako na mahihinang hunin ng wakwak at panakanak ang kaluskusan sa taas ng bubungan. Para iyong tao na may mahahabang kuko ang kumakalos ko sa taas ng bubungan. "Joseph, halika nga, samahan mo akong puntahan si Aling Maria," bulalas na wika ng aking ama. Nagtanong naman ako kung bakit pupuntahan namin ang manggagamot at bakit sa disoras nang. Hindi pa man ako nakakatapos sa pagsasalita ay hinatak na ako ng aking ama at patakbo na kaming lumabas ng bahay. Bago pa man kami makalayo sa pintuan ay sumigaw ang aking amang isara ang pintuan at huwag na huwag magbubukas hanggat hindi pa kami dumarating. Mabilis naman na akong sumunod sa aking ama at nagmadali na kaming lumabas ng bakuran. Nakita ko pang panay ang pagwasiwas ni tatay ng bitbit niyang buntot ng pagi habang pinagmumura ang angil na naririnig namin. Sa bilis ng pagkakatakbo ng aking ama ay halos lipa rin na namin ang daanan. Sa kadahilan ng halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko na lumalapat sa lupa dahil sa bilis ng pagkakatakbo ko para lamang makahabol sa aking ama. Makalipas pa ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ni Aling Maria. Kaagad namang kinalampag ng aking ama ang pintuan ng bahay ni Aling Maria para lamang magising ang matanda.
Maya-maya pa ay nakita kong pupungas-pungas na nagbukas ng pintuan ng matanda at nagtanong kung sino ang buwisit na nangangalampag ng pintuan sa kalagitnaan ng gabi. Kaagad namang nagsabi ang aking amang sumama sa bahay namin ng matanda dahil kailangan namin ng tulong niya. Nagtanong naman ang matanda kung ano ang nangyari at bakit dinidistorbo siya ng ganong oras. Aling Maria ang anak ko. Tulungan niyo po ako. Ang anak ko kanina pa sumasakit ang tiyan. Mangiyak-ngiyak na wika ng aking ama. Nagmamadali namang pumasok sa loob ng bahay ang matanda at kinuha ang aparatos nito may mga lamang halamang gamot. Pagkabalik ng matanda ay mabilis na kaming naglakad pabalik sa bahay. Pero panay ang daldal nito habang lakad takbo ang ginagawa. Makaraan ng ilang minuto ay malapit na naming marating ang bahay. Noong makalapit na kami sa bakuran ay may nasipat kaming napakalaking baboy ramo na nakatayo sa pintuan ng bahay. Kakaiba ang laki nito kumpara sa normal na baboy at nakita kong nagtataasa ng mga balahibo sa buong katawan. Marahil ay naramdaman ng nilalang ang pagdating namin kaya bigla iyong humarap sa amin. Nang makita ko nga ang itsura ng nilalang ay gayon na lamang at takot at hilakbot na naramdaman ko. Nang makita kong nanlilisik at nagbabaga ang mga mata nito at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Nagulat pa ako at napasigaw nang bigla na lamang iyong kumaripas ng takbo papasugod sa amin. Hayop ka! Mismong kapitbahay mo ay papatosin mong demonyo ka. Kilala kitang hayop ka. May mangyaring masama lang sa pamilya ko. Ay sisiguraduhin kong papatayin kita pati ang asawa mo. Galit na wika ng aking ama at agaran ng inihanda ang sarili. Noong makalapit na ang aswang ay mabilis niya iyong hinambalos ng buntot ng pagi. Habang si Aling Maria naman ay nakita kong may dinukot ito sa aparatos na bitbit. At noong mahugot na nga nito ang kinuha sa loob ng aparatos, ay nakita kong isa iyong punyal na sa tingin ko ay nasa mga dalawang dangkal iyon. Kumikintab naman sa talas ang punyal na hawak ng matanda at walang sabi-sabi ay mabilis itong lumapit sa nakasagupang nilalang ni tatay at walang pag-aalinlangang itinarak sa likuran ang punyal. Dahil sa pagkabigla kalakbay ay napatutop na lamang ako sa bibig at aaminin kong kamuntikan pa akong maihi habang nakatingin sa paulit-ulit na pagsaksak ni Aling Maria ng punyal sa likuran ng aswang. Maya-maya pa ay mabilis nang kumaripas ng takbo palayo ang aswang. Hindi na hinabol pa ang aswang. Gawa nang naririnig na naming umiiyak si Ate Mila sa loob ng bahay. Kaagad namang kinilabog ni tatay ang pintuan at tinawag ang pangalan ni nanay. Pagkabukas ng pintuan ay tumambad sa amin na nakasalampak na si Ate Mila sa may sahig habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Mabilis naman siyang nilapitan ng manggagamot at agarang nilapatan ng lunas. Pero nagulat kami sa sinabi ng manggagamot matapos lapatan ng gamot si Ate Mila. Dahil ayon rito ay nagdadalang tao si Ate Mila at iyon ang dahilan kaya kami inaaswang. Napalatak naman sa galit ang aking ina at pinipigilan ng sariling masabunutan ng kapatid ko. Tapos ay nagsabing iharap umano ni Ate Mila ang nobyo niya sa lalong madaling panahon. Dahil ano na lamang raw ang sasabihin ng mga kapitbahay kapag nalaman ng mga itong buntis si Ate Mila. Kaya paniguradong pagtatawanan umano siya. Sinaway naman ni tatay si nanay at sinabihang mas inuna niya pang isipin ng mga kapitbahay kaysa sa kapakanan ng anak niya. Magpahinga ka na Mila. Bukas na natin pag-usapan ang problema mo. At sabihin mo sa nobyo mong pumunta rito at harapin niya kami para maayos natin ang problema. Seryosong wika ng aking ama. Sa mahinang boses ay humingi ng tawad si Ate Mila dahil inilihim niya ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Sinabi naman ng aking ina na kung hindi pa raw kami inaaswang ay hindi pa malalamang buntis siya. Noong sumapit na ang umaga ay saka pa lamang umuwi si Aling Maria. Samantalang kami naman ni tatay ay pumunta sa bahay ng mag-asawang matanda para kumprontahin ang mga ito. Subalit noong naroroon na kami sa bahay ng mag-asawa kalakbay, ay naiwan na katiwangwang ang pintuan at wala na ang mag-asawa. May nakita pa kami mga bahid ng dugo sa sahig, kaya't kumpirmadong ito nga ang aswang. Ayon pa nga sa aking ama, marahil ay hindi nakapagtimpi ang mag-asawa ng maamoy ng mga ito ang sanggol na nasa sinapupunan ng aking kapatid.
Wika niya pa. Alam niyang si Aling Lorna ang aswang na nakasagupa niya kagabi. Gawa ng ilang araw niya nang nakikita itong palaging nakatanaw sa bahay. At kung minsan ay nahuhuli niya itong masama ang pagkakatitig kay Ate Mila. Doon pa lang ay nagkaroon na siya ng hinala. Pero ayaw magpadalos-dalos ng aksyon ng aking ama at baka magkamali siya. Simula nga noon Kalakbay ay hindi na namin nakita pang muli ang aming kapitbahay na mag-asawang matanda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga Kalakbay. Maraming salamat.